Good day guys. May Acer tayo na dumating dito. Acer laptop Aspire 3 A315 41G guys. Ayun niya mag-power on. Pag saksak mo yung charger niya, may indicator siya na nagcha-charge, pero pag pinislit mo yung power, ayaw niyang mag-power on. Ayun. Tignan nyo, may blue light. So, pag power on mo, walang nangyayari. So, kadalasan guys, ganito yung mangyayari o ganito yung sakit ng mga ganitong klaseng mga model na yung keyboard nya is doon naka-attach yung power button. So, may mga previous videos na ako na ganito rin yung problema. So, yung ginagawa ko guys is pinalitan ko talaga to, you know, nag-order ako ng keyboard tapos pinalitan. Yung may iba naman mga subscribers or mga nag-comment na i-press daw yung shift tapos power, press daw yung alt, yung mga ganun. Hindi yan lahat nag-work guys, kasi hindi pareho lahat ang nag-cause kung saan yung grounded na part doon sa keyboard. So kahit ganyanin mo yan lahat, kapag wala na talaga yung linya niya sa power, hindi talaga yan mag-power on kasi grounded yan. So yung solusyon talaga niya, na proper solution, is palitan yung keyboard niya guys. Pwede rin naman kayong magamit ng external, pero dapat i-mask niyo yung flex na hindi siya kasali, or yung power button only. So binuksan ko na to guys para di na tayo masyadong matagalan. Binuksan ko na to. So yun, may ano siya. So makikita nyo guys na dito yung flex ng keyboard niya. May mga ano pa, staple na balas, stapler. So ito yun guys. So kahit i-jumper mo pa to, jumper mo pa tong ayan. So yun, nag-off lang siya. Kasi jumper mo pa guys, nag-on lang siya sandali, pero hindi siya nag-power on. Tingnan nyo ha, nag ano yun, umikot pero namatay agad. Hindi yan doon sa switch, ha? Gina-jumper natin yan. So, yun guys. Yung gagawin natin is i-disconnect natin yung power. I mean power, yung keyboard niya, keyboard flex. Ayan. So, alam natin nandito yung power na linya, yung dalawa. Yung dalawang pin lang yan guys sa dito pag jumper. So kung gusto nyo pandarin yung laptop na naka-disable yung lahat ng keys, pero pag pislit yung power button, napa-on pa rin, i-mask nyo lang yung mga the rest na pad ng scotch tape. Mask nyo lang yan, or masking tape. Tapos yung dalawang 2 pins na lang yung itira nyo na huwag i-mask, tapos ibalik nyo. Mag-power on yan kasi yan yung linya ng ano. Linya lang yan ng... So, ayun na guys. Nag-power on na siya. So, wala tong hard drive. Kaya, yan ang lumabas na ano, bootable. So, pag i-power off natin yan, same lang, i-tap lang yung dalawang pins. At hindi siya namatay. Long press lang. Yan. So, kung gusto nyo paandarin guys, kasi grounded to, i-mask nyo lang yung, kung gusto nyo gumamit na external, i-mask nyo lang yung i-mask nyo lang yung the rest na
pads niya, tapos yung dalawang pins huwag pong i-mask. Tapos gagana na yung sa power button niya. So yun guys, kasi kapag naka-attach lahat yan, hindi mo minask yung iba, hindi talaga yan magpa-power on. So either lagyan mo na nito, lagyan mo nito, i-tape mo lang yung ibang pins na walang walang kwenta. Yan. So sa gunting po. Ay, gunting po. Gunting po. So isa-sample natin guys kung paano i-mask yung cut lang tayo ng konti, pwede rin scotch tape. So wag mong anuhin yung dalawang pins, wag nyo isali yun, kasali sa crimin guys. So sa ganitong paraan pwede kayong gumamit ng external keyboard. Pwede kayong gumamit ng external keyboard. So para ma-bypass natin yung grounded, yan ang ginawa natin. Sa ganitong paraan, pwede kayo mag-external keyboard at function na yung power button doon. Ito lang kasi yung function niya. Yung dalawang connector dyan. So try natin ha. I-tabit. Kaya natin ikabit-kabit natin ba. So try natin. So yun, nag-power na siya guys. So wala nang function yung ibang button dyan. Wala nang function yung ibang button maliban dito sa power button niya. So ipag long press mo yan, mag-shutdown yan. Kasi yung power button lang ating pinagana. So ang proper solution talaga nito is kailangan talagang magpalit ng bagong keyboard guys. Yun. Tapos order na kayo guys. So yun lang for now. Yun ang kung paano natin i-bypass para magamit yung laptop nyo sa habang nag-wait sa order replacement. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe, and good.